Good morning, class. Today's lesson is all about pre-colonial and Spanish colonial literature. Okay, so given that we are on our second semester and this is our first topic, I am expecting everybody to analyze the lesson carefully, though it's a video recorded. So we have this very, very short introduction. So according to the presentation, when applied to the 21st century literature, critical thinking necessarily involves the learning of different literary approaches through which a text is evaluated and critiqued. So, as mentioned, no, during sa last discussion natin, more on critical thinking tayo, more on critiquing or analyzing a story, a fable or a folklore, no, dito sa ating subject. So, dahil nga pre-colonial at Spanish colonial yung ating topic for today, we will be focusing on two different literatures, no, from two different eras or periods. So yun yung pre-colonial and then Spanish colonial literature. So ang lesson natin is some of the contemporary approaches in reading, which is interpreting a specific literary text. So at the end of the lesson, nabibigyan ko kayo ng task, no, activity na that allows you to interpret or analyze the literary text of your choice. So, meron naman na kayong mga napili na literary text, no, yung mga pinagsisend last week. So, yun yung mga i-analyze at i-interpret ninyo to be submitted by January. So, the lesson includes the history and basic assumptions as well as the strengths and weaknesses of each approach. As it also, it includes examples of ways through which each approach may be applied. So, ayan. Punta tayo sa ating mga objectives. So meron tayong tatlong objectives for today's discussion. First is that you will be able to identify the geographic, linguistic, and ethnic dimensions of Philippine literary history from the pre-colonial era to the contemporary. When we say contemporary, no, it is the modern age. So for today, no, ang goal lang natin is aralin yung pre-colonial and then yung Spanish era. Okay, so when we say geographic, as mentioned sa ating previous discussion, it focuses more on the geographic side, no, ng literature. So yung geographic, yung pinanggalingan ng story, no, yung history niya, yung kung saang panahon siya nanggaling at kung saang lugar siya nanggaling. So linguistic, or more on ano ba yung madalas na ginagamit ng writer, madalas ba siyang gumagamit ng past tense, present tense, progressive ba yung kanyang mga yung kanyang pag-discuss ng pagtuturo, more on first person ba yung kanyang pagnanarrate ng story, second person, third person. So it talks about the language, no, kung paano ginamit, no, na ano na ginamit ng writer or ng author. When we say ethnic naman, ethnic dimensions, no, we're focusing more on the ethnicity of the story, where it came from. So dahil nga more on the Philippine literature tayo, we'll be expecting na mapag-aaralan natin, madadaan natin yung mga Philippine, different ethnic groups na Pilipinas. Next is that you'll be able to value the contributions of local writers to the development of regional literary traditions. Now, pag sinabi natin na for you be able to value the contributions, no, hindi tayo magpo-focus sa mga kilala lang natin ng mga writers, no. But for this time, no, magpo-focus tayo sa dalawang writers na nag-discuss or nag-provide ng information regarding the two stories that we'll be discussing. The first is the Hinilawod, okay, and the second one is the story of Mariang Makiling. Number three is that you'll be able to differentiate the pre-colonial and Spanish colonial literature in terms of number one, elements, number two, structure, and number three, tradition. So that is our three main objectives after discussing this lesson. Now I'll be providing you an introductory task. So before we head on towards our very actual discussion, now let me just share with you, no, this task na nagagawin ninyo during this time, and then you will be submitting it by tomorrow sa ating group chat. Make sure that you'll be able to do this on time because this will serve as your attendance by Tuesday as well. Okay, the task is that you'll be able to write a short essay that answers this question. Number one is, how do you try to go about a literary text that is difficult to understand? Okay, so let's make it simpler, no? Ano daw yung ginagawa ninyo para mas madali nyo maintindihan yung isang literary text na mahirap unawain? Say for example, binasa nyo yung Mahabharata, a literary text from India.
No, so more on it's more on the religious side na hindi naman tayo familiar, right? So paano mo siya iintindihin o aralin nang mabuti? Nasa gayon, maintindihan mo kung ano yung ba yung pinupunto ng story na yun or ng novel na yun. Okay? So kayo, all you need to do is to list down or write down your own ways on how you easily get, no? Yung mga stories na hindi nyo madaling mag-guess o madaling maintindihan. Number two, answer this question, what steps do you take to fully comprehend a literary selection? It's not just focusing on selections or stories that is very hard to interpret or to understand, but also to those lessons or literary selections na sobrang dali. Say for example, the story of Maching and the story of Pagong and Maching, right? So napakadali ng lesson, but how do you fully comprehend the literal and the non-literal meaning of such selection by Jose Rizal? So alam nyo ba na it focuses more on sa character ng mga Pilipino and ng mga Spaniards during their time, no? So may mga hidden meanings yung mga simpleng mga literary selection. Okay, all you need to do is to answer, what are the steps do you take to fully comprehend a literary selection? Okay? Ano-ano yung mga ginagawa nyo to fully understand, to fully comprehend, to fully get the idea, no, na gustong sabihin ng writer. Now, this time, we will be discussing the pre-Spanish colonization or colonial time, no, literature. So, The Hinilawot is a short story, no, at bibigyan ko kayo ng video, short video na isi-send sa GC after this recording. So, mamaya, may kita ninyo, no, as you scroll down, yung video ng The Hinilawot. You have to watch the story, okay? Or else, no, mahihirapan kayo sa task natin para bukas. Okay? So, hindi na natin i-discuss ng isa-isa yung The Story of Hinilawad because you have the video for that. Now, for those students who are modular, no, yung story ng The Hinilawad ay nasa module na ninyo. All you need to do is to read the story, understand the story, and make sure to fully understand and comprehend the meaning of the story as well as the lessons that you'll be getting from that story kasi may kita nyo yun sa inyong task. Okay? Wala kayong may sasagot sa inyong module unless you read it carefully. Now, what are the Philippine pre-colonial literature? This is the time na wala pang mga mananakop. Okay? So, as Philippines, no, mag-establish na yung ating literature. Nga lang, hindi tayo sobrang aware sa mga bagay na to as if parang akala lang natin part lang sila ng ating wika, ng ating language. But not knowing that this is also part of our very rich culture, tradition, and literature even before na masakop tayo ng mga colonials, no, or mga colonizers natin. So we have number one, proverbs. Or in Tagalog, we call it salawikain. Okay? So a proverb is a short saying or piece of folk wisdom that emerges from the general culture rather than being written by a single individual author. Proverbs often use a metaphors or creative imagery to express a broader truth. In Filipino, as mentioned, these are salawikain. So a proverb can be found on short essays, no? Mostly nagagamit ang mga to sa mga parents na nagbibigay ng lesson sa kanilang mga anak or sa mga lolo at lola nagbibigay ng lessons, no, sa kanilang mga apo. No, we have these examples. No, number one, kung ano ang puno, siya ang bunga. Right? So, it's just non-literal short saying, no, na nagbibigay ng wisdom or nagbibigay ng information sa atin. Okay? So, hindi naman siya kung ano ang puno, siya ang bunga. Parang ang meaning is, kung ano ang itinanim mo, yun lang ang dinaanihin mo. Right? So, hindi naman pwede na ang isang mangga, tinanim mo ang mangga, tutubo siya ng mansanas. Same thing, no, sa atin, in life, no, wala tayong hahanapin na isang bagay kung hindi naman natin yung ginagawa araw-araw. Hindi tayo pwede maging masipag kung hindi naman tayo nagsisipag araw-araw. Right? Kung anong puno, siya ang bunga. Kung anong ginawa natin, siya lang din ang babalik sa atin. Next, number two, second example is, kung walang tiyaga, walang nilaga.
Ano naman sir kinalaman ng tiyaga sa nilaga? Okay? Pag sinabi nating tiyaga, yan ay focuses on the character, no? Na pagiging matiyaga, pagiging matiisin, which is one of the characters or known characters of the Philippines or the Filipino people. Pag walang tiyaga, wala kang nilaga or wala kang aanihin na maganda. Okay? So, that is Proverbs. So, it is a short saying. Remember, the key terms or the key terminologies that you should remember in Proverbs, when we're talking about Proverbs, is that it is a short saying or piece of folk wisdom. Okay? So, pag narinig nyo, pag nakita nyo yung folk wisdom, piece of short saying, that's Proverbs. Next, number two, we'll proceed with riddles. A riddle is a statement, a question, or a phrase having a double, all veiled meaning. Meaning, may mga nakatagong meaning sa statement. Okay? So, among literary riddles, riddles on the pen and other writing equipment are particularly widespread. Similar to its English counterpart, the riddle in the Philippines is called buntong. So, ayan. Yung riddle naman, unlike sa Proverbs na nagbibigay ng wisdom or knowledge, ito namang riddle, it challenges the mind, no, of the students or the pupils, no, na binibigyan ng riddles, okay? So it challenges the comprehension and understanding ng mga tao na binibigyan ng riddles. So it's a statement or a question or a phrase. So we have these two examples. Number one, heto na si Kaka, bubuka-buka ka. What is that? So for sure alam niyo na ang sagot, which is scissors, right? Number two, sa araw ay bumbong, sa gabi ay dahon. That is your assignment. Okay? So the first person na makakasagot ng riddle na to by tomorrow will get additional 2 points. Okay? For our quiz by Wednesday. So that is riddles. So we have proverbs, which is short saying or piece of folk wisdom. Next, riddles, which having a statement, question, or phrase with double or veiled meaning. Next, let's proceed with folk songs. Folk songs are traditional or Filipino traditional songs that has been passed down orally, usually sung by the common people and are considered part of the Philippine culture. So alam na natin to, no? Madalas na tayong gumagawa ng mga folk dances using folk songs, no? And folk songs can come in either, could either be a courtship song, no? Yung mga harana, lullabies, harvest, funerals, among others. So, napakaraming mga folk songs from different regions in the Philippines. Okay? So, napakaraming yan. And I know and I believe, no, you have already performed, no, yung mga folk dances using different folk songs. So, say for example, yung folk dance na ginagamitan ng panyo. Yung folk dance na ginagamitan ng panyo, Carinosa, right? So, yung Carinosa na kanta ay Carinosa na sayaw ay Carinosa rin yung kanta. Okay? So, yan. That is folk songs. Now, it's also part of our rich literature. Next, number 4, we have tales. Now, tales are stories of origin from certain places, their names, and their creations. And there are also known as myths and legends. They usually used to explain certain events or phenomena in our ancestors' lives that cannot be explained by the limited practical kind of science they knew back then. So kung alam niyo yung mga story na narinig ng may mga Kastila na nag-ikot sa ganitong lugar at tinanong nila kung anong pangalan ng lugar na yon. Ang akala nila, ang dinig nila ay ganito at yun ang pinangalan sa lugar na yon. Those are tales. So we have legend of Mount Makiling, the legend of Bernardo Carpio, and most of your answers dun sa task natin last week ay mga tales or legends, no? Marami sa mga sinagot ni last week, more on tales and legends. Next, number 5 is epics. Now, epics are long-winded poems about a hero and his adventures and misadventures. Okay, anong pinagkaiba ng epics sa tales? Ang tales nakafocus siya sa history or origin ng isang lugar, ng isang tao, okay, at ng paano sila ginawa. While in epics, it focuses on the people, person itself, no, sa bida. Nakapokus ang epic, no, sa mga pinagdaanan ng isang tao at paano siya naging matagumpay sa kanyang mga paglalakbay,
great story na mababasa natin dito is yung pinanood nyo kanina na The Hinilawod. Okay, so that is epic. Again, we have proverbs, we have riddles, we have folk songs, tales, and epics. Now, tapos na tayo sa pre-colonial, pre-Spanish colonization literature. We'll be focusing on our next topic, which is the Spanish colonization literature. Okay, so yung Mariang Makiling is our great example for this literature because this one, no, akala natin this was written long before, no, pero this was written and was reintroduced by our national hero, Jose Rizal. Okay, so si Jose Rizal, may version siya nito, and para sa mga modular students, mapalad kayo kasi yung version ni Jose Rizal yung mababasa ninyo. Okay, para naman sa mga online students, again, bibigyan ko kayo ng link ng video para mapanood ninyo yung story ni Mariang Makiling. Again, you have to watch the story because unless you have watched the story fully, no, napanood niyo yung buong movie or buong clip, no, hindi niyo masasagutan yung task or yung activity mamaya na ibibigay sa inyo para bukas, no, kung hindi niyo siya talaga napanood. Now, dito sa Spanish colonization literature, napakarami ding mga nag-emerge ng mga panibagong form of literatures. Okay? Unlike dun sa mga kanina, which focuses more on the history of the specific place or person, the adventure misadventure of a person, no, yung mga songs, and so on and so forth, Spanish colonization literature focuses on religion. Okay? Kaya most of the terms na mababasa ninyo dito will be either connected to religion or indirectly or directly or somehow merong touch ng religion. Okay? Because this is the Spanish era. Okay, next. Our first key na dapat nating maintindihan or dapat nating aralin now when we're talking about the Spanish colonization literature is the word tibag. Okay, the word tibag means to excavate. And this is a ritual which was brought here by the Spaniard to remind the people about the search of St. Helena for the cross on which Jesus died. Si St. Helena, no, asawa siya na isa sa mga Roman emperor during the time. At ang goal ni St. Helena, hanapin yung cross kung saan pinako si Jesus Christ. Okay? At pagkatapos niyang hanapin, no, makita niya na yung cross, no, ni Jesus Christ, ang ginawa niya, pinagpira-pirasan niya yon at pinadala niya sa napakaraming mga lugar at yun na ay naging simbolo ng pagkakaroon ng kapangyarihan during the time. No? If you have the piece of the cross, you are powerful. You are powerful or you are somehow may connection sa church. No? Kapag may connection ka sa church, ikaw ay makapangyarihang tao. Okay, and tibag is a ritual brought by the Spaniard para ipaalala sa tao, no, ipa-remind sa tao yung adventure ni St. Helena para mahanap yung cross ni Jesus sa Jerusalem. So that is tibag, no? So it's a ritual na ginagawa noon, na I'm not sure kung hanggang ngayon ginagawa pa rin to, but this is also part of our rich culture and history, so we have to understand the context. So that is tibag. Next, we have karagatan. Karagatan is a poetic vehicle of social and religious nature celebrated during the death of a person. So kapag ang isang tao during the time na namamatay, ang sinasabi nila na ano daw siya daw ay naglalakbay. Okay? In this context, more or less formal, a ritual is performed based on a legend about a princess who dropped her ring to the middle of the sea and who offered her hand in marriage to anyone who can retrieve it. Okay, so ang story ng karagatan, meron daw isang prinsesa na nakahulog ng kanyang singsing sa gitna ng dagat at ang sino man na makakakita ng kanyang singsing, no, ang siyang makakasalan ng prinsesang ito. A leader starts off with an extemporaneous poem announcing the purpose. He then spins a lumbo or a tabo marked with a white line. Whoever comes in the direction of the white line when the spinning stops get his turn to go into the sea to look for the ring. This means the girl will ask him a riddle. If he is able to answer, he will be able to offer the ring to the girl. So, yun ang karagatan. Karagatan is also a ritual, but this is not somehow religious in context. Okay?
So the context of Karagatan is more likely in terms of tawag dito, panliligaw. Okay? So yun ang pinaka-context niya, panliligaw. Okay? So ang kailangan lang gawin is paikutin yung tabo or yung lumbo, and then kung sino man yung matatapatan nun, tatanungin siya ng prinsesa, ng isang riddle, pag nasagot niya ng tama, siya ang pakakasalan ng prinsesa. But this is just a ritual, no? Hindi to totoong buhay. No, ginagawa lang nito, nila ito just to celebrate, no? Yung magagandang lessons or mga bagay na tutunan nila sa isang taong namatay na. Okay? So that is number 2, karagatan. Remember, we have number 1, tibag, and the number 2, karagatan. Next, duplo. In case guys na meron kayong mga lessons na medyo mabilis o hindi niyo na gets, naintindihan, no, you can always go back, no? Because this is a video recording, so you can still go back to the lesson. So you can also stop so that you can write down important notes and information. Third on the list is duplo. Duplo replaced the karagatan. Okay, so ibig sabihin pala naputol na yung karagatan, wala nang gumagawa niyan, because it was already replaced by duplo. It is a poetic joust in speaking and reasoning. The roles are taken from the Bible and from Proverbs and saying, usually played during the wakes for the dead. So ang duplo naman, same thing with karagatan, which celebrates the death of a person, no? Ang goal naman nito ay yung isang bagay na hindi religious, no? Ginawa nilang religious in context. So that is the birth of duplo. Okay? So most of the questions, the proverbs and the sayings ay hindi na manggagaling extemporaneously. Ang ginagawa na binabase na siya lahat sa Bible, which is the main source of information and knowledge during the time. Next is senaculo. The fourth on the list is senaculo, which is still performed up until today. Now, the senaculo is written in octosyllabic verse with 8 verses to the stanza. The full length versions take about 3 nights of staging. Imagine that, yung senaculo na nakikita lang natin is yung pinapako sa krus, no? Kapag binuo pala nila to, it takes 3 nights, no, para makumpleto yung lahat ng mga events. Performers come in costumes with wigs, and performers are carefully chosen for their virtuous life. So nakabase daw sa kung paano mamuhay ng isang tao, kung ano ang magiging role niya para sa senaculo. Senaculo is one of the most tag dito, integral na ritual, no, ng Catholic Church, no, na up until now ginagawa pa rin nila. Okay, so it's a dramatic performance to commemorate the Passion and the Death of Jesus Christ. If you have watched The Passion of the Christ, yun ang kabuuan ng senaculo. Yun yung kanilang ginagawa. Kung paano si Jesus ay huhulihin, kung paano siyang nilitisin, at kung paano siya ipapako sa krus, yun ang kabuuan ng senaculo. Okay, one performs the role of Jesus Christ and another the role of Virgin Mary. Many famous senaculo players come from the Tagalog regions, although there are those from Ilocos, Pampanga, Bicol, and other parts of the Philippines. So, yan ang senaculo, no? Up until now, no, every mahal na araw or mga panahon ng pagmumuni-muni, no, ginagawa ito ng maraming mga deboto. So, next is moro-moro. Fifth on the list, moro-moro. Like the senaculo, the moro-moro is presented also on a special stage. This is performed during town fiestas to entertain people and to remind them of their Christian religion. The plot is usually same that of the Christian princess or a nobleman's daughter who is captured by the Mohammedans. The father organizes a rescue party where fighting between the Moros and the Christians ensue. So, bakit ba nabuo ang moro-moro? Okay? So, ang mga Spanish, no, during the time, they are task, no, to colonize the entire Philippines. Kaya lang, nung sila na ay nasa Mindanao, no, susugod na sila sa Mindanao, hindi nila kaya yung mga Moro, no, yung mga Muslim during the time. So ang nangyari, nagkaroon na lang sila ng pact na hindi na lang sasakupin yung buong Mindanao. Kaya ang nasakop lang ng Spaniards na during the time was Luzon and Visayas regions. Kaya Moro-Moro because ang goal ng mga
ang mga Spaniards during the time ng mga priest is to remind them na merong mga tao na kumukontra sa Catholic religion, the Christian religion, and sila ay kaaway. Okay? So, pinupunto dito na ang lahat ng mga kumukontra sa simbahang Katolika ay mga kaaway, hindi lang ng Diyos, kundi kaaway din sila ng buong bansa. Okay? O kalaban sila ng hari ng Spanya. Okay, that is Moro-Moro. It's also like Senacolo, no? Na pina-perform na may wigs, may costumes, and so on and so forth. Next is Carillo or the Shadow Play. This is also a form of dramatic entertainment performed on a moonless night during a town fiesta or on dark nights after a harvest. Shadow Play is made by projecting cardboard figures before a lamp against a white sheet. Kung nag-brown out na sa inyo, no? At kapag may liwanag sa kandila, tapos nagre-reflect kayo ng mga animals using your fingers, no, yan ang Carillo or Shadow Play. The dialogues are drawn from a corrido or awit or some religious play interspersed with songs, no? So during the time, ang ginagamit nila ay plays or mga religious na mga awitin, either coming from the Bible or an awit, no, that we'll be discussing later. Tapos, sinasabayan nila yun ng pagpe-play gamit na kanilang mga daliri, na kanilang mga ulo, na kanilang katawan. Okay? Pero, ang nakikita lang ng tao is the shadow. Kaya nga siya shadow play. So, we have examples from different places. Carillo in Manila, in Rizal, in Batangas, and Laguna. But we have also in Ilocos Norte, they call it titres. In Pangasinan, Bataa, Capiz, and Negros. Titiri in Zambales, Gagalo, or Kikimot in Pampanga and Tarlac, at sa La Union naman, they call it Aliala. Okay, so that is Carillo or Shadow Play. So, given, tingnan nyo, napakadami ng mga tawag na iba-iba, because as mentioned, Philippines is a very diverse nation with very diverse cultures and traditions. They call it differently, but it has the same context and the same meaning. Next, we have Corrido. A corrido is a popular narrative metrical tale and poetry that forms a ballad. So, ang corrido naman from the word itself, corrido, no, these are songs, no, na merong metrical tale. Pag sinabi natin metrical tale, meron siyang bilang, meron siyang limitations. So, say for example, ang metrical tale is 8-7-8. Okay, so we only have 8 syllables, 7 syllables, and another 8 syllables, no? So, ganun lang siya, bilang siya. So, ito ay mas mahirap kumpara sa iba. Now, the songs are often about the oppressions, history, daily life for criminals, and other socially relevant topics. So, ang main goal ng corrido is to enforce, no, yung pagiging civilian ng mga tao during the Spanish period. Okay? Ayaw ng mga Spaniards na kumukontra ang mga Pilipino sa lahat ng mga ginagawa ng Spanish community or ng kanilang hari, kaya ang ginagawa nila, dinadaan nila sa mga play katulad ng corrido. Okay, so they wanted to impose, no, yung kanilang mga batas sa pamamagitan ng papapakita ng mga corrido, no, at papakita nila kung ano ang mga dapat na ginagawa ng isang Katolikong Pilipino, okay, ng isang Kristiyanong Pilipino. Next on the list is Zarzuela. Zarzuela is considered as the father of the drama sa Philippines. Now, it's a classical comedy or melodrama with 3 acts which dealt with the man's passions and emotions. So, ang Zarzuela... sorry. Okay. So, ang Zarzuela daw is the father of drama. So, sabi dito, up until now, no, napakarami pa rin Zarzuela sa Pilipinas, no? Mostly may kita lang natin sila sa mga stage plays, no, sa CCP. So if you have the opportunity, no, na makapanood ng mga Zarzuela or mga dramas, melodrama, no, mapalad tayo, no. Marami pa rin mga nagpe-play ng mga Zarzuela sa Pilipinas. So ito ay madalas ay dramatic, no, melodrama with full of emotions, love, hate, revenge, cruelty, avarice, and some social or political problems. So most of Zarzuela during the time of Balagtas, ang focus nila ay ipakita kung ano ang mga paghihirap ng mga Pilipino sa kamay ng mga
sa kamay ng mga Espanyol. Okay? At mga na makita din natin sa mga zarzuela, ang ligawan ng sinaunang panahon. Okay, kaya as mentioned, 'di ba, nung ating introduction, makita natin kung ano ang history, ano yung background nung panahon nila, ano yung mga nangyayari nung panahon nila sa pamamagitan ng literature. Katulad niyan, makita natin ano ba ang paano ba ang ligawan during the time. Paano ba hinaharap ng mga Pilipino yung mga problema at mga struggles nila nung panahon ng Espanyol. Nalalaman natin 'yon sa pamamagitan ng pagbabasa at panonood ng mga pieces of literature. Next, we have Passion. Passion is a Philippine epic narrative on the life of Jesus Christ. So, alam nyo naman na to, pag sinabi natin Passion, we also call it pabasa. So, it's an interrupted recitation of the whole epic. Okay, or of the whole story, the Passion, the death, and the resurrection of Jesus Christ na ginagawa ng mga devoted Filipino Catholic during the Lenten season, particularly during the Holy Week. So, itong Passion, ito yung mga pabasa na ginagawa ng mga debotong Katoliko, no? Na hanggang ngayon, ginagawa pa rin ng marami sa mga Pilipino. Okay? So, madali lang naman yan. That is Passion. Next is Awit. Diba? Awit. Okay? Awit is a type of Filipino poem consisting of 12-syllable quatrains. It follows the pattern of rhyming stanzas established in the Philippine epic. So, ang awit ay may kita na ito ang bumubuo sa epiko. Okay? Katulad ng napag-aralan natin kanina, an epic is a story of one person. It talks about his adventures and his misadventures. Okay? At ang awit, ito yung pinaka-sinusundang pattern ng isang epiko. Hindi mabubuo ang epiko kung walang awit. Okay? Kaya mag-aral kayo mabuti, kundi kayo ay awit. Okay? And now for your assignment, which is just one, no? Assignment lang yan. No, ito yung inyong story analysis. Remember, pinapili ko kayo ng story last week. Okay, so meron na kayong story. All you need to do is to answer the following items. Number one, you have to answer who is the author of the story. Halimbawa, sir, paano yung mga story na hindi na talaga, wala talagang ano, unknown talaga yung author? No, you just have to write down unknown. But you have to interpret or indicate kung saan kayo nag-research, kung saan nyo siya nakita na unknown yung writer ng story na yun. So, our main goal is to analyze or to study, no, yung buhay ng author na yun at ano yung kinalaman niya sa pagbuo ng kwento. Next, number two, is to write a brief summary of the story. So, given, no, na nakapili na kayo, all you need to do is to write down the summary of the story. Sir, saan po isusulat yung story analysis? Okay, you have to write it down in a piece of paper and then take a picture of it, pakisend sa GC by January. Okay? Specifically, January 4 onwards. Noon yung first week ng January. Next, number 3 is to provide a thesis statement or interpretation of the story you have chosen. Ngayon, halimbawa, meron na kayo napiling story. Paano nyo na-interpret yung story na yon? Ano yung meaning nung story na yon, o ano ang lesson na gusto niyang ibigay sa tao, sa inyo na magbabasa. Next, number 4, na nakalagay dito, number 2, no, mali-mali. No, dapat number 4 yan, sabi dyan, how do you support your claim? No, yung interpretation nyo, kung paano nyo siya na-interpret, paano nyo susuportahan yon? Ano ang inyong basis? If you have your research, no, mas maganda na ilagay nyo din doon, no, pakilagay yung inyong point of view. Kayo mismo, ano ba ang inyong point of view? Ano ba sa tingin nyo yung talagang pinaka-pinupunto ng lesson na yun? So kung kanina yung number 3, ito ay interpretation, ito ay research, no, yung number 5, no, indicate your point of view, ito yung sarili nyong idea. Next, number 6. Supposedly, number 6 to, yung number 3. Settings. Okay, you have to analyze what is the settings of the story. Pag sinabi natin settings, ito yung tag dito, ito yung lugar na pinangyayarihan ng kwento during the time. No? Next, number 7 is the elements of the story. Tama na ba? 1, name, write, provide, how, indicate, settings, elements. Okay, elements of the story. Alam niyo naman na itong elements ng story, no? Paki-indicate na lang din yung elements sa it's, I can either be a drawing, no? Or an illustration, or paki-write down, or list down. Next, is the theme of the story. So, halimbawa, fable yung napili nyo.
So syempre ang theme niya, it talks about yung mga animals, ganyan. Or halimbawa, it talks about revenge. Hindi, ang theme ng story is revenge. Halimbawa, agawa ng asawa, hindi pa kalagay, kabitan. Okay? So, yung theme ng story, ano ba yung tema ng kwento? Next is list of characters, pakilist down lang, and then yung last, it's an essay. Hindi to COVID, ha? Ayan. Yung last is, if you were to change a part or one part of the story na pinili nyo, ano yon at kung ano yung sa tingin nyo magiging epekto nun para mas mapaganda yung kwento. Okay? So, just have to analyze, no, yung ending ng story or paki-interpret, no, ano ba sa tingin nyo yung mas magandang way to end the story. So, hindi pwedeng walang sagot dito, no? Dito natin mababasa or dito natin makikita, gaano ba kayo ka-imaginative with regards to the story. So basically that's it for today. No, please make sure to balikan yung mga topics or lessons na hindi niyo nagigets. Okay? So I'm always here to available naman ako, no? By Wednesday you can always ask me. But for today, no, ito muna yung ating means of discussion. So hopefully you've learned something from this presentation. And kapag wala, babatukan ko kayo. Okay? So thank you, God bless you, and see you by next, by January. Okay? At for sure, no, ma-enjoy nyo sana nawa ang inyong mga bakasyon. God bless you, and advance Merry Christmas to everyone.